o yung mind and muscle connection. Yung mind and muscle connection, ang ibig sabihin nun, nag-workout yung muscle mo at saka yung mind mo, nagko-connect sila para... Hi guys, Arjo Bautista po ito and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po sa video ito, papakita ko sa inyo yung top 5 bicep exercise na ginagawa ko kapag gusto kong i-workout yung bicep ko lang. Itong mga exercise na to, maganda to para sa bicep. Ginawa ko dito yung compound exercises at saka isolation exercises. Pinaghalo ko to para magkaroon ng magandang peak, yung tinatawag nila doon sa bicep natin. Okay? I-explain ko yan mamaya sa inyo lahat ng information dito sa video to habang ginagawa ko yung exercise. Magsasalita ako dito sa video ko para i-explain ko sa inyo yung step by step kung paano nyo gagawin yung mga exercise at saka yung mga benefits ng mga exercise na ginagawa ko dito para magkaroon kayo ng idea kung paano i-workout yung bicep natin. Pero bago ko umpisa itong video, mag-shout out muna tayo. Ito yung pinaka-importante. Para sa mga taong bumili ng mga e-books natin for the past 3 to 4 weeks ago, shoutout ko muna to. Teka, nandito sa phone ko, titignan ko muna kasi sinisave ko dito yung mga bumibili ng mga e-books natin sa online para bigyan ko kayo ng shoutout. Okay, yung unang taong bumili ng e-books natin, ito si Alci Pene Blanca at Cagayan, Philippines. Ayan, binili nyo yung 6-pack meal plan natin at saka yung power building training plan natin. Maraming salamat sir. Maraming salamat sir sa pagbili ng e-books natin sa 6-pack meal plan at saka sa power building training plan. Sana itong 6-pack meal plan natin at saka yung power building training plan natin ay makatulong sa inyo. Yung pangalawang bumili ng 6-pack meal plan natin at saka yung power building training book natin ay si Sony Kailan from Australia. Maraming salamat sir. Pagbili ng 2 e-books natin sa online. Tapos ito yung last na bumili ng e-book natin, yung power building training plan, eh si John Harvey Kakal from Philippines. Maraming salamat sir sa pagbili ng e-book natin. Sana itong e-book makatulong sa inyo. Binili nyo yung power building training plan natin. Sana itong mga e-books makatulong sa inyo. At saka kung makatulong ko sa inyo, sana po itag nyo ako yung sa pag-progress nyo para makita ko yung result. Okay? Kung may mga question kayo, i-email nyo lang ako dito sa lahat ng social media ko, sa Facebook, sa Instagram, sa email address. Pinaka-importante guys, yung email address ko, kung i-email nyo ako doon ng straight away, makukuha ko agad yung email nyo, ma-response ko agad kayo. Okay? Kasi sa Instagram, sa Facebook, dito sa YouTube, marami nag-inquiry sa akin. Sa lahat ng mga nag-inquiry sa akin, sa lahat ng mga nagtatanong, hindi ko agad ma-response yun. Pero kung yung email address ko, kung doon nyo ako tatanungin, or doon kayo magtatanong, ma-reply ako agad kayo as soon as possible. Kasi yung email address ko nandun lang sa ebook natin. Doon nyo lang makikita yung personal email address ko. So guys, itong mga ebook, kung gusto nyo itong i-purchase, makukuha nyo ito sa website natin, www.rjbautistafitness.com. Doon nyo makukuha yung ebook natin sa may shop page. I-click nyo lang yung shop page. Doon lahat yung mga choices nyo kung anong gusto nyo bilhin, yung power building training plan or yung 6-pack ebook natin. Okay? Lahat yun, ako nag-compose nun, ako gumawa nun. So, kung interesado kayo, punta lang kayo sa website natin, nandun lahat yun. At saka, ebook na yun, unlimited support yun. Galing sa akin, personally, kung may mga question kayo, may tanong kayo, lahat yun sasagutin ko by email or online communication. Okay? So guys, bago ko umpisa itong video, alam ko napakahaba na to, pero ako lang sana i-clarify or for disclaimer lang na hindi ako doktor, nutritionist, or dietitian at higit sa lahat hindi rin ako professional bodybuilder, pero meron po akong at least 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yun at saka experience, isishare ko yun dito sa YouTube channel ko ng libre para lang sa inyo, para matulungan ko kayo na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo din. Okay? So, umpisa na po natin itong video. Una sa lahat, habang nagsasalita ako ngayon dito, i-explain ko sa inyo yung top 5 na bicep exercises na ginagawa ko kapag gusto ko lang i-workout yung biceps ko. Explain ko muna kung ano ba yung bicep, kung saan ba natin makikita yung bicep, kung ano ba yung part ng katawan natin, yung bicep. Yung bicep, makikita natin yun sa braso natin. Okay? Papakita ko ngayon dito yung bicep. Ayan. Yung muscle natin dito sa kaliwa at saka sa kanan na katawan natin. Yung muscle na yan, yung bicep, sabihin ko lang additional information, eto, tricep. Kung nakikita nyo,
Ayan, tricep yan. Ito yung shoulder, yung back, chest. Okay? So, yung bicep, maraming klaseng exercise para matrain natin, para lumaki yung muscle natin, or para ma-maintain natin yung lean muscle natin sa bicep. So, itong mga exercise na ginawa ko dito, makikita nyo ako ngayon dito sa baba, sa maliit na square. Habang nagsasalita ako ngayon dito, ginagawa ko yung mga exercise. Okay? Yung mga exercise dito, ang ginawa ko dito, compound exercises para sa bicep, at saka isolation exercises para sa bicep. Okay? I-explain ko yan dito isa-isa para maintindihan nyo yung explanation ko para matrain or ma-workout natin yung bicep natin to the max para lumaki siya, or kung gusto nyo magkaroon na ng lean muscle, maging look full yung bicep natin. Okay? So yung number one na sinasuggest ko dito, yung sa machine. Yung sa machine, ito yung sa pull-up bar machine o yung pull-up machine. Ang ginawa ko dito, yung pull-up bar machine o yung pull-up machine, instead na ginawa ko yung bar ng regular or standard grip, ang ginawa ko yung reverse grip. Okay? Dalawang klase kasi yung grip pag ginagawa mo tong seated pull-up bar. Okay? Isang standard at saka isang reverse. Yung standard, ang reverse, ganyan ang hawak. So yung reverse, ang ma-workout natin dito, yung bicep natin at saka, ito tandaan nyo, yung lats natin. Ginawa ko tong exercise na to una kasi una sa lahat, gusto kong i-workout yung bicep ko at saka at the same time, yung back ko, yung lats o yung pakpak ko sa likod para ma-stretch yun at saka ma-warm up at the same time bago ko i-workout yung compound exercises ko sa bicep. So tandaan nyo yan, ayun yung una kong tip, kasi kung minsan kagawin natin yung bicep natin nakakonect yun sa likod natin, especially sa lats natin. Kapag yung lats natin hindi warm up, hindi siya na-stretch, ang mangyayari niyan, hindi siya maganda para ma-workout yung bicep natin, kasi yung bicep natin nakakonect yun dun sa likod. Ang sinasuggest ko, kailangan ma-warm up muna siya. So yung sinasuggest ko, yung unang number one, pares din yun eh. Yung number one na exercise na gagawin natin para dito sa bicep exercise natin. Okay? Tapos punta naman tayo sa pangalawa. Pangalawang exercise naman dito, explain ko sa inyo, ang ginawa ko naman dito, kumuha ko ng bench, tapos kumuha ko ng easing bar. Dalawang klase kasi yung bar. Isang straight bar, or tinatawag lang standard bar, at saka easing bar. Teka, makatiilong ko sandali. Excuse me. So, yung easing bar, ayun yung bar na parang zigzag. Makikita nyo yan, yung zigzag. Tapos, ang ginawa ko dito, kumuha ko ng bar at saka yung bench. Yung bar at saka yung bench, ang ginawa ko, ayun yung ginamit ko para dito sa exercise o yung workout number 2. Yung workout number 2, ito naman yung tinatawag kong Spider-Man curl. Yung Spider-Man curl, ito yung nakaharap ka sa bench habang ginagawa mo yung exercise na to. Tapos, hawak mo yung easing bar para i-curl yung bicep natin. Okay? Tandaan nyo, itong exercise na to, hindi to sa bigat na pagbuhat. Kailangan, pag ginagawa natin exercise na to, mapifeel natin yung bicep natin. Okay? Pag ginagawa natin to, hindi yung shoulder, hindi yung likod, or hindi yung kung anumang muscle part na tinitrain natin, kasi nag-focus lang tayo sa bicep. Okay? So, yung iba, ang ginagawa, nilalagyan ng napakabigat na weights, tapos yung hindi naman nila magawa yung proper form. Okay? So, tandaan nyo, yung key dito, yung form. Kasi kung wala kang proper form, ang mangyayari niyan, hindi mo rin wino-workout yung tamang muscle group. Ang ginagawa mo, ina-aksaya mo lang yung oras mo. Ang tinatawag nila, ego lifting. Ayokong gawin yon, ayokong sabihin yun dito, kasi una sa lahat, na-experience ko na yung ego lifting in the past, for the past 8 years na pala, 2020 na. So, 8 years na from this year, 2020, from the 8 years na experience ko, ayokong gawing or sabihin na lagyan natin ng mga mabibigat na weights para gawin lang yung workout, para isipin mo or isipin ng iba, napakalakas mo. Okay? Ayokong isipin natin yon. Kailangan isipin natin yung mind and muscle connection. Yung mind and muscle connection, ang ibig sabihin nun, nag-workout yung muscle mo at saka yung mind mo, nagko-connect sila para mag-workout, para yung ginagawa natin mapunta sa tamang muscle group na win-workout natin. Okay, naintindihan nyo? Ngayon naman, pumunta naman tayo sa pangatlong exercise. Yung pangatlong exercise naman, ito, punta naman tayo sa standard or straight bar. Itong standard or straight bar, ang ginamit ko naman dito, yung standard or straight bar, ang makikita nyo naman dito, yung basic, yung laging nakikita natin na ginagawa
kapag hawak natin yung barbell. Ulit, sasabihin ko lang dito, yung importante dito, hindi sa bigat. Okay, ang ginamit ko lang weights dito ay dalawang 5 kilos. So, 5 kilos sa kaliwa, 5 kilos sa kanan, at saka yung weight ng bar. Okay, so total 10 kilos yung bar, tapos another 5 kilos, saka 5 kilos. So, 20 kilos lang yung binubuhat ko or kinu-curl ko dito gamit yung straight bar. Okay, ayokong gawin na napakabigat, tapos hindi ko naman mag-workout yung tamang pag-workout. Iba, nilalagay mga siguro 20 kilos sa kaliwa, 20 kilos sa kanan, tapos yung bar pa. Yung ginagawa nila, ganito. Yung ganyan. Ganyan. Diba? Yung ganyan. Ganyan. Diba? So, ano yung minu-workout mo dyan? Para ka lang nagsiswing. Hindi mo i-feel yung bicep mo na nag-work. Diba? Ang pinifeel mo yung una, yung back mo. Tapos, ang ginagawa mo, ay puro cheat reps. Yung cheat rep, ibig sabihin nun, yung nag-cheat ka sa mga repetition mo. Ang mangyayari, eh, hindi mo rin minu-workout yung bicep mo. So, wala rin silbi, di ba? So, ayun lang yung tip ko dito. Pero nasa inyo lang yan kung ano gusto nyo gawin. Pero yun lang sinasuggest ko. Pumunta naman tayo ngayon sa pang-apat na exercise. Yung pang-apat na exercise naman, punta naman ngayon tayo sa dumbbells. Yung dumbbells, ito naman, ang ginawa ko dito, yung tinatawag kong single arm dumbbell curl. Yung single arm dumbbell curl, ang ginawa ko dito, alternating. So, ibig sabihin ng alternating, isa-isa. Kaliwa muna, tapos kanan, kaliwa uli, tapos kanan. Ang ginawa ko repetition dito, guys, 10 repetitions sa kaliwa, tapos 10 repetitions sa kanan. Nasa sa inyo na lang yan kung anong repetition nyo. Pero, ang sinasuggest ko dito, kung gusto nyo ng mas maharaming repetition, kailangan ma-maintain nyo yung form nyo. Minsan kasi kapag masyado na maraming repetition, yung form natin nawawala na kasi masyado na sumasakit yung bicep natin. So, sa inyo na lang yan. Pero yung recommendation repetition ko dito, between 10 repetition to 15 repetition. Okay? Kasi isolation lang to. Tapos, pumunta naman tayo ngayon sa pang-last o yung pang-lima kong sinasuggest dito sa top 5 bicep workout natin. So, yung pang-top 5 o itong pang-last bicep workout natin, ito naman yung isang compound exercises na sinasuggest ko. Yung pull-ups. Okay? Kasi yung pull-ups, ang ginagamit mo dito ay yung back natin at the same time yung bicep natin. Yung bicep natin, may iba't iba klase kasi yung grip ng pull-ups. Yung pull-ups, marami kang makukuha doon. Ang tinatawag nila, yung una, neutral grip pull-ups. Yun yung ginagawa ko ngayon dito sa video. Kung nakikita nyo ako ngayon dito, yun yung workout na ginagawa ko dito kasi ulat sa lahat, ang naka-focus dito yung bicep natin at saka yung lats uli natin. Okay? Tapos meron naman silang ginagawa na reverse grip pull-ups. Ayun naman, para natin ginagawa yung kanina doon sa machine. Okay? Tapos meron ding standard pull-up at saka meron ding close grip at saka wide grip pull-ups. Okay? Maraming iba't iba klase ng pull-ups. Kung gusto nyo matutunan yan, ilalagay ko yung link dito sa taas. Ito na naman eh. Or dito. May ginawa akong isang video. Basta may lalabas dyan na isang bilog na information button dito sa taas. I-click nyo lang yon. Once na click nyo lang yon, mapapalo nyo yun yung mga iba't ibang klase ng pull-ups na ginawa akong video. Nandyan lang yun sa taas. Or yung back exercises. Nandun yung may mga iba't ibang mga explanation doon ng about sa pull-ups para may matutulong kayo about sa pull-ups kung wala kayong idea sa pull-ups. I'm sure makakatulong yun. Kaya kailangan panoorin nyo rin yun after nyo panoorin to. Okay? So, ayan yung top 5 exercises natin dito, guys. Sana itong video ko nakatulong sa inyo. Kung may gusto kayong i-add or may nakalimutan man akong sabihin dito, i-comment nyo lang dito sa baba nitong video kung ano yung mga exercises na gusto nyong i-add para sa lahat ng mga nanonood dito sa channel natin, magkaroon din sila ng idea galing sa inyo. So, ito muna yung video natin ngayon, guys. Sana itong video ko nakatulong po sa inyo. Kung nakatulong po itong video ko sa inyo, sana po i-share nyo po itong video ko. Hindi lang po para sa inyo, eh para din po sa lahat. Alam nyo naman, sharing is caring. Saka guys, huwag nyo kalimutan i-like itong video kung nagustuhan nyo itong video para tumaas din yung likes natin. So, ulitin ko lang po guys, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po ulit kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information at saka free advice about sa fitness, nutrition or sa diet at saka sa healthy lifestyle. At saka guys, tandaan nyo, nag-upload po ako ng video once a week or every Friday. Pumunta lang kayo sa YouTube channel natin ng every Friday para makita nyo yung bago kong video. At saka, para makita nyo rin naman ako every week. Diba? So guys, thank you for watching. Kita-kits ulit tayo next week para sa bago kong video. And I'm out for today. Peace!